Lalong dumarami ang mga may access sa social media kahit mga bata. Pero may mga magulang pa rin mahigpit sa ganyan. Anong edad ba sila dapat payagan sa social media at anong epekto sa kanila? Ang Boses Mo, pakikinggan natin sa pagtutok ni Oscar Oida. Sa social media, saksi ang marami sa kanilang paglaki. At kahit mga bubuwit pa lang, social media stars nang maituturing. 5, turn, 1. Kising mama sa kilikili. Pero alam niyo ba, ang magkapatid na si Zia at Sixto Dantes, wala palang sariling social media accounts? Mismo ang kanilang mami Marian ang nagsabi niyan. Saka na lang daw kapag nasa tamang edad at tamang pag-iisip na ang mga anak. Pero ano nga ba ang tamang edad para magkaroon ng social media account ang inyong mga anak? Sa alintuntunin ng ilang social media platform, dapat 13 years old na ang isang bata bago ito payagang makalika ng account. One layer lang kasi yun, di ba? Parang beyond that, paano mo naman ngayon madedetermine na yung actual na gagamit ng account na yon ay yung same person na nag-register? Ang 9 na taong gulang na si Claudette, active na sa FB. Para ma-text ang best friend ko. Di naman tutol dito ang kanyang mga magulang. Sa katunayan, tinulungan pa nga raw nila ito sa paggawa ng sariling account. Ano naman siya, namomonitor naman siya, tinitignan namin minsan yung ano, yung messenger niya. Ang 3 taong gulang naman na si Zia, may sariling TikTok account. Pero mami niya ang nagme-maintain ito. At dahil sa cute antics ng bata, aba, may 1 million followers na siya. Gusto ko po talaga TikTok eh. Gusto ko po dance eh. Nung nagtugtog po, nasasabayan po niya, ano po siya noon, 1-year-old po. Nasasabayan po niya. Tapos nagsubok po kaming gawan po siya ng TikTok account. Pero minsan na raw na take down ang account ng kanyang anak. Tapos nireport po siya kasi bata daw po. Kaya nawala po siya. Sobrang nalungkot po ako kasi ang dami na po niya eh. Nagsimula, lumaki na po siya. Nasa 500 plus na po na yung followers niya. Ang dami na po nanonood. Tapos bigla pong nawala. Biglang may tumawag lang po sa akin. Bakit wala na yung TikTok ni Zia? Sabi niya. Tapos yun po, nagulat po talaga. Sobrang lungkot ko po. Umiyak po ako noon. Si Louie, piniyaga naman daw ang kanyang anak na gamitin ang kanyang YouTube account. Pero may mahigpit na gabay. Para at least meron naman siyang paglibangan, yun nga, at least social media, doon ko siya nalang, hinayaan ko na lang siya, tapos binabantayan ko na lang. Ang kambal na anak ni Jane, pinayagan din niyang gumamit ng social media. Yun nga lang, madalas daw ginagaya ng mga bata ang kanilang napapanood doon. Ginagaya po nila yung katulad po nung Spider-Man, yung tumutungtong po sila sa ref. Ayon sa espesyalistang nakausap namin, hanggat maaari daw ay dapat dinedelay ang pagpapagamit ng social media sa kabataan. Sometimes we mistake it na natututo sila, di ba, sa mga pinapanood nila, etc. Pero actually, passive learning yan eh, lalo na kung manonood ng video. Ang pinakamainam pa rin ay kung talagang makikipaglaro yung magulang. Pero may sarili mang account o nakikigamit lang sa magulang. Ang paalala ng PNP Anti-Cybercrime Group, dapat mahigpit na binabantayan ang mga batang exposed sa social media, lalo't tumataas ang bilang ng batang nabibiktima ng mga cybercriminals. Mataas yung probability na nakita mo yung something na form na scam na hindi mo iniisip na scam. The more na mas matagal ka, the more na mas prone ka to become a victim of cyber attacks. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Pinakinggan din natin ang boses ng ating mga kapuso online. Ayon sa karamihan ng nagkomentong netizens, 18 years old ang ideal age
sa pagbibigay ng social media access sa mga kabataan. Sang-ayon diyan ang isa pa na sinabing may dahilan kung bakit kailangan nasa legal age ang maaaring gumawa ng social media account. Hirit naman ang isang commenter. Hindi makakabuti sa mga bata ang paggamit ng social media dahil baka hindi nila mabigyan ng atensyon ang kanilang pag-aaral. Pwede raw gumamit ng computer kung para ito sa pag-aaral. Para naman sa iba, pwede na rin daw makapag-access ng social media ang mga edad 12 pati 15 hanggang 16. Mga kapuso, pwede mo rin iparinig ang boses mo sa social media accounts ng 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.